Guys, ito yung malaki kong turno, guys. 4 years ko na itong ginagamit. So, single face na rin ito, guys. Single face na rin siya. Ginawa ko lang din. So, ito yung ang ano niya, guys. Ito yung switch niya. Ito, guys. So, kung makita natin yan, guys. Pag i-on ko ng ganun, guys, automatic yan. So, single face na ito, guys. Line 1, line 2, guys. Ganyan. So, ito guys, ang switch sa kapasitor. Sa tuwing mag-operation ako guys, halimbawa, mag-forward ako, i-on ko lang yan una guys. Sa baba, i-on ko rin ito guys. Pag nakabulo na yung motor guys, i-off ko yan siya. So, automatic na yun siya guys, na iikot. So, sa reverse guys, ganun din. I-on ko, ilagay ko muna siya dito. Tapos, i-on ko. Tapos, kunin ko lang siya. Pag nakabulo na, so dalawang ito yung hinalaki ko guys, yung nagmamaniobra sa switch para doon sa starting capacitor para hindi siya pumutok. So pag nakabuylo na siya guys, ginaganong ko lang siya. Yan. So ito naman ibaba ko lang. So ngayon guys, magbablog ako ng panibagong design na mas simple siya guys kaysa dito. So pero ito guys, 4 years ko na siyang ginagamit. At wala akong nagiging problema, hindi nasisira ang motor, kaya kampante na rin ako na i-share ko sa inyo na safe naman siya guys. So yun guys, panoorin po natin ang i-share ko sa inyo na kung paano mag-convert ng single phase. So from 3-phase, convert natin siya sa single phase, may reverse forward, isang kapasitor lang gagamitin natin para mas madali. So, panoorin po natin guys. So, welcome to my channel guys. Ito yung gagawin natin ngayon. Bagong turnuhan ko po na dumating from Manila. So, 3-phase pa ito ngayon guys. Ika-convert po natin ito sa single phase. Tulad ng sinabi ko kanina. Yung mga panel na yan guys, hindi na natin magagamit yan. So, sa mga professional dyan, sa mga electrician talaga, respect lang po. Ito po ay isishare ko lamang sa mga katulad ko na kapos sa pera para makabili ng inverter, no? Sa mga converter sa single phase to 3-phase. So napakamahal kasi at malayo kami dito. So yung mga electrician na marunong doon ay hindi namin kayang bayaran para makapunta rito. So ang ginawa ko, nag-invento na lang din ako. So nagtanong-tanong ako muna ako kung paano nga ba talaga at pinag-aralan ko din. So ito, nakabuo ako ng isang pamamaraan. So ang kailangan lang talaga namin kasi mapagana siya ng maayos at magamit siya ng matagal na panahon na hindi nasisira. So safe naman siya dahil tested na po at ito ang ginagamit ko ngayon. 4 years na po akong nagumagamit ng ganitong design sa switch sa pag-convert ng single phase. So I hope na maunawaan tayo ng mga professional. Yung connection na dito guys, pangtanggalin natin po. Yan, ito. Sa switch niya ito guys eh, sa reverse forward. So hindi na natin kailangan yan. Dahil gagawa tayo ng panibago. So kakalasin natin yan guys. Tanggalin natin ito guys. Kumakap. Ayan.
So, klarong-klaro na. Ito na lang siya ang matitira, guys. Dito tayo magko-connection ngayon ng panibago nating switch. So, ito lahat, guys, hindi na yung magagamit, no? Ito ang kinuha natin para sa switch natin sa reverse forward. Ito yung gagamitin natin, yung contactor. Tapos, kung sakali masira, maubos na natin ito, masira ito, guys, may reserva pa tayo ng ilang piraso, may malaki pa, no? Is actually, guys, isang linya lang yung kakailanganin natin dito. So kung in case na mapuspos na yung contact point niya, so pag napuspos na yung contact point niya, ayan oh, nakita natin, guys, lumalapat siya. Ayan. Yung linya na ito, pag masira na yung contact point niya, ililipat lang natin ang linya niya. So may reserve sa bawat isang contact point, may reserve. So titingnan natin, guys, kung paano natin magawa ang switch na reverse forward single phase. So ito yung kakailangan natin, guys. Ayan. Tapos ito, guys, nagbili na ako nito. Ito na yung magiging switch natin. Ayan. So bago yan, guys, bubuuhin muna natin to. Bubuuhin ko muna ito, guys. Gagawan ko muna to ng casing para magawa natin yung gusto nating mangyari. Isa pa pala, guys, no, kung makonvert na natin ito, guys, sa single phase, may mga disadvantage siya na kailangan natin anuhin, guys, malaman. So halimbawa, tulad yan ng malaking turnuhan ko, guys, may rapid yan siya, no, tuwing maglinis ka, yung cross speed niya, yung carriage niya, pwede mo siyang i-rapid. So mabilis ka maglinis. So kung makonvert na natin yan sa single phase, mga guys, mga idol, hindi na nagagana. At the same time po, yung isa pa, yung oil pump niya. So ang ginagawa ko na lang, guys, binubuhosan ko lang tuwing mag-operate ako. Binubuhosan ko siya ng langis kasi may tanki yan siya sa ilalim. So ginaplanuhan ko rin yan, guys, na gawan siya ng panibagong motor na single phase na para mag-supply siya sa taas. Pero wala pa akong panahon para gawin yun. At ang ginagawa ko ngayon ay binubuhosan ko lamang ng langis. So at sa so far, guys, okay naman kasi 4 years na, wala naman akong nagiging problema dito. So yun lang naman, guys, ang magiging disadvantage niya kasi single phase na lang siya. Alam naman natin na panibagong linya tayo at yung mga may mga motor kasi siya yung ano niya, well pump, sa mga motor niya sa rapid. Yun lang naman ang mawawala, guys. At yun nga yung kailangan natin i-sacrifice, dahil kung hindi, kailangan talaga natin mag-gumamit ng 3-phase na inverter. So medyo mahal, at meron din ako dati niyan, kaso nga lang nung makadagdag ako ng additional na gamit na tatlong piraso, dalawang lit na maliit tsaka isang mini milling, so nagkaroon ng overload, nasunog dahil hindi niya nakaya yung mga machine ko. Kaya ang ginawa ko na lang, guys, ay in-convert ko na lang sa single phase. So ngayon, hanggang ngayon, guys, yun ang ginagamit ko. Yun pala, guys, yung ginawa natin na contactor switch para sa starting capacitor. Hindi yan siya level sa main switch na ginawa natin, guys. Kailangan mas mababa siya ng halos kalahati para mas malambot at mapagana natin ng mapagana natin ng maayos ang mechanism natin para sa switch sa starting capacitor. So panoorin lang natin, guys, at marami tayong matutunan dyan, at malamang malaking maitutulong nito sa mga idol natin na nagsisimula pa lang, no, o may planong magsisimula, para hindi na sila kailangan gumamit ng inverter. So napakaganda at napakahusay ng natuklasan ko na ito, guys, dahil mabilis siya at parang walang
nagbago sa original na 3-piece. Panoorin natin guys lahat ng video guys, no, dahil medyo mahaba kasi ito guys, may mga technical fault kasi dito na nangyari na maaari nating maiwasan. So may mga lost connection, so may mga luwag ako na hindi ko nahigpitan kaagad. So kung bago ka lang sa, kung bago mo lang ito at hindi mo kabisado, maaaring masabi mo na mali yung gawa mo. So hindi totoo, hindi gagana. Pero sinama ko yon para makukuna natin ng aral, no, na kailangan sure tayo lagi sa ating mga ginagawa, lalo na sa paglagay ng mga terminal eye sa mga connection natin, kailangan mahigpit talaga siya. So isa yan sa mga disadvantage na kailangan natin malaman upang magiging prepare po tayo sa lahat ng ating mga kilos at sure tayo sa ating ginagawa. So guys, ito na guys yung natapos na natin na switch sa single piece. Improvise lang guys. Ito yung main switch po natin. Kung makita nyo, nag-switch on yan siya. Yan, pag itaas baba, nag-switch on. Yan. Yan, on, off, on, off. Tapos guys, pag pinihit natin ng kaliwa, nag-switch on ito yung contactor. Yan o, pinipihit siya guys o, contactor. Ayan. Ayan. So sa kabila, ganun din. Ayan. So ito na yung magiging switch natin guys sa starting capacitor. So pag mag-reverse po tayo, pag mag-forward po tayo, maaaring i-ganon natin siya sabay bitaw. Oh, sa iyon. Sabay ganun. Sabay bitaw. So mag-release yan siya, aandar yung motor. So kung gusto natin i-reverse, i-diin natin sa kabila, magre-reverse yung motor. So no need na ibaba natin sa reverse forward, guys. Kaya mabilis yung ganito. So i-ganon na lang natin siya, reverse, forward, reverse, forward. So kung i-off natin, baba natin ang main switch. So lagyan na natin ng connection guys. So ito na rin guys ang gagamitin natin wire niya guys. Ang dito kasi natibay siya. Ito yung isa. Gawin natin ito sa kapasitor. Bali tatlong wire. Balik lang natin itong paket niya para safety. Ito guys, ang tatlong linya na ito guys, ikakabit natin dito sa wala na ito guys.
So ito guys, yung isang linya dito sa loob guys, lagyan natin ng screw. I-on mo yung ano to. Ito guys, oh. Okay. So, dito yan sa sandali. Okay. Kaya siguro ilagay siya doon sa likod ay. No. Yung kapasitor ba? Magdagdag na lang ng isa. Ah, tama, ito. Sige, ito yung isa. Kaya doon tayo magdagdag. Yung muna lang ilagay yung kapasitor sa likod. Para hindi siya gagawin. Ito yung sa gitna, ito yung sa kapasitor. Lagyan natin. Ito yung lagyan natin. Thank you.
soda natin ito. Hindi mo mapakabalan yung tulang. Wow, kalimpi. Wala man dikit yung kalimpi. Dikit man, diba? Pero madali lang matanggal. Malama na yun. Ito to. Grabe talaga ang kamay ko. So yan guys, tatlong linya. Tatlong linya sa yung isa, nilagyan natin ng kapasitor. Ito na yung magiging starting kapasitor niya sa reverse forward. Isang kapasitor lang guys. Okay, tara. Sa kabila tayo.
Ito yung metallic guys. Ito na yung sa capacitor sa gitna. So dito natin ito ilagay. Dito natin siya ilagay sa may connected na ito. Tanggalin muna natin ito. Tanggalin muna natin ito sa wala na to eh. Ayan. So ito ipalit natin. Balik natin itong isa. So ito guys, dito natin yan ilagay yung dalawang linya na ito guys. Dito na rin ilagay sa dulo. Balansin mo rin yung tagilid mo yung cellphone mo. Okay. Okay. Tanggalin na lang natin to. Saan ang takot natin ito? Dito na ito ang sasin. Okay, this thing.
hapon. Yan. Wala, amigo? Hindi nag-a-connect yung kapasitor. Lipat natin. Baka ano, baka... Wala o. Ano mo daw doon to, ilahin ko kung saan banda. Tama kung tama ba yung connection ko. Tama ba, ilahin mo yung sa kapasitor? Ha? Ito, ilahin mo. Sige, saglit lang. Sige, ilahin mo. Ah, okay, tama, tama. Lipat ko lang. Lagay natin sa gilid ka. Kung ano, baka kontaktor. Ang diferensya ang kontaktor. Tayo mo muna dyan, kuya. Ha? Wala, nakapatay na yun. Yung galaw niya pa yun mamaya, na-on pa yan.
Pusuyan ngayon nyo. Ko sa subscriber to. Meron yan yo, meron yan. Ito na, ito na. Nabuhay ka na? Yung itak pala niyo, Amig. Yan na. Thank you.
Ay, luwag oh. Isang kwan. Maybe. Patso. So, patso na ano, hindi makabot. Open? Oo. Oh. Dahil sa bila. Doon, kamay na. Okay. Oo. Oh. Biayaan atras.